Magandang araw, narito ang nilalaman ng latest severe weather bulletin natin hinggil nga sa tropical depression na si Ulysses. So sa ngayon ay makikita natin sa ating satellite animation dito sa screen na yung kaulapan nga na dala ng bagyong si Ulysses ay malayo pa sa kalupaan ng ating bansa. Ang bagyong si Ulysses kaning alas 10 ng umaga ay tinatayang nasa layang 635 ang layo east-northeast ng Surigao City or sa layang 605 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. So mapapansin nga natin, offshore pa po ito, no? At yung mga kaulapan nito ay halos hindi pa nga umabot sa silangang bahagi ng ating bansa. Taglay ng bagyong si Ulysses ang lakas ng hangin, umabot ng hanggang 55 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso po ay posibleng umabot ng hanggang 70 kilometers per hour. Inaasahan namin itong kikilos sa direksyong northwest sa bilis na 40 kilometers per hour. So sa mga kababayan natin, malamang dito sa may bandang dulong hilagang Luzon or Northern Luzon area nagtataka kung bakit maulan po. Meron po tayong dyan tinatawag na tail end ng cold front. Kaya pinapayam po natin yung mga kababayan natin sa Northern Luzon area, particular na sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at maging sa Cagayan Valley, na maging alerto po sa kanilang mga areas nila, posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. At magantabay din sa possible thunderstorm at heavy rainfall advisory na ipapalabas ng Northern Luzon PAGASA Regional Services Division na matatagpuan po dito sa may bandang Tuguegarao. Samantala, balikan naman po natin yung forecast track ng bagyong si Ulysses. So pinakikita dito yung naging pagkilos ni Ulysses simula po na nabuo siya into a tropical depression from a low pressure area inside the PAR. So may pumasok po na low pressure area at kagabi ay naging isang ganap na bagyo na ito or naging tropical depression. Kaya kagabi po, alas 11 ng gabi ay nagpalabas po tayo ng kauna-unang severe weather bulletin hinggil nga sa bagyong si Ulysses. At ito naman po, yung naging pagkilos ng bagyong si Ulysses during the last 12 hours. Kanina alas 8 ng umaga, ito yung current location. At inaasahan nga natin na within 24 hours, simula po ngayon alas 8 ng umaga or kanina alas 8 ng umaga hanggang bukas ng alas 8 ng umaga ay halos northwestward yung pagkilos nito. At mapapansin din natin na napakalayo pa ng sentro nito sa anumang bahagi ng ating bansa within a 24-hour period. Subalit simula po bukas ng alas 8 ng umaga hanggang sa Miyerkules ng umaga ay posibleng dahan-dahan na itong kumilos ng pakanluran. Mapapansin natin na yung magiging location niya sa Miyerkules ng umaga ay around 330 kilometers na lamang ang layo silangan ng Dait Camarines Norte. So posible po na simula ngayong gabi hanggang bukas ng umaga ay magpalabas na po tayo ng warning signal itaas natin sa ilang bahagi, lalong-lalo sa silangang bahagi ng Kabikulan, ng Southern Luzon at ng Visayas. Pagdating naman sa pagitan ng Miyerkules ng umaga hanggang Huwebes ng umaga ay inaasahan na posibleng tumatawid nito ng landmass ng Southern Luzon area. Base dito sa ating forecast track, makikita natin na possibly maglalandfall sa Bicol Region, Quezon area, ang sentro ng bagyong si Ulysses sa pagitan po around the hapon ng Miyerkules hanggang sa gabi ng Miyerkules. Na umaari pa pong mabago yung estimate natin na time ng landfall habang lumalapit po yung bagyo. Pinakikita rin sa figure na ito yung tinatawag natin na area of probability. Ulitin po natin, ano nga ba ang ibig or pinaiwatig ng area probability. Yung pinakang linya sa gitna, yung black na linya sa gitna, yun yung forecast ng sentro ng bagyong si Ulysses. Subalit yung cone shape sa paligid nito ay nagpapakita ng mga posibleng iba pang lugar na pwedeng tamaan ng sentro ng bagyong si Ulysses during the forecast period. Ibig sabihin ko nabanggit natin kanina na ang sentro ng bagyo ay tatama sa Bicol Region. Possibly Wednesday afternoon onwards, mapapansin natin na ang area probability may nasasakupan ding bahagi ng Samar provinces, northern at eastern Samar. May nasasakupan din po dito sa may bandang northern part ng Quezon, ng Aurora at even yung southern portion ng Isabela. So hindi lamang po itong Bicol Region at Quezon province ang maghanda sa possible landfall, kundi yung mga nabanggit pa natin ibang lalawigan na within the area of probability. At sa mga darating na araw, gaya nga binanggit natin kanina, posibleng simula mamayang gabi ay magtaas na tayo ng warning signal number 1 sa ilang bahagi po ng Kabikulan at ng Silangang Kabisayan. So habang lumalapit yung bagyo, asahan po natin na nandito pa lamang yung bagyo, bukas ng umaga, posibleng may warning signal number 1 na po tayo sa ilang bahagi ng Kabikulan at ng Kabisayan. At dahil ngayon inaasahan natin na lalakas pa yung bagyo at habang lumalapit,
posibleng ma-upgrade yung warning signal at madagdagan pa yung mga lugar na may warning signals. So hindi lamang number 1 yung inaasahan natin na posibleng umabot po tayo ng hanggang number 2 or number 3, depende po sa magiging lakas ng bagyo. Kaya ang lahat po ay pinapayuhan nga na patuloy na magantabay sa update ng PAGASA hinggil sa bagyong si Ulysses. So sa pagitan naman ng Huwebes ng umaga hanggang Biyernes ng umaga, inaasahan na itong kikilos pa rin palabas ng landmass ng ating bansa, possibly bago makapananghali ng Huwebes. At sa Biyernes ng umaga ay halos nasa western boundary na ng ating area of responsibility. At pagdating naman sa pagitan ng Biyernes ng umaga hanggang Sabado ng umaga, posibleng nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. So magiging madalas yung pag-update natin ng weather bulletin habang lumalapit ng kalupaan ng ating bansa ang bagyong si Ulysses. So ano nga ba inaasahan natin ngayong araw dahil sa pagmo-monitor natin sa bagyong si Ulysses? Unang-una, bagamat wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, yung mga pag-ulan na dala nito at yung mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin ay posibleng maranasan dito nga sa eastern portion or dito sa eastern Visayas at sa Bicol region simula po bukas. So yung pinaka-outermost rain bands at saka yung outermost wind ng bagyo, posibleng maranasan dito sa mga nabanggit nating lugar simula po bukas. And of course, habang lumalapit yung bagyo, asahan natin mas dadaming lugar na posibleng makaranas ng dahang-dahang pagsungit ng panahon sa mga darating na araw. Binanggit din natin kanina, yung tropical cyclone wind signal number 1 ay posibleng nating itaas sa ilang lugar sa Visayas at sa Bicol region simula po. Pinakamaaga na yung mamayang gabi hanggang bukas po ng umagang issuance natin ng weather bulletin. At binanggit ko rin na habang lumalapit yung bagyo, posibleng mas marami mga lalawigan ang magkaroon ng warning signal at magkaroon pa po tayo ng mas mataas na mga warning signal. So, dun sa forecast track ng bagyong si Ulysses, pinakita nga natin, no? Northwestward muna or pahilagang kanluran ang pagkilos niya simula ngayong araw hanggang bukas ng umaga. Subalit simula naman bukas ng umaga hanggang sa natitirang bahagi po ng forecast period natin, nakita naman po natin na halos magiging pakanluran na ang pagkilos ng bagyong si Ulysses, kung kaya't posibleng maapektuhan nga hindi lamang ang southern Luzon, hindi lamang ang ilang bahagi ng Kabisayan, kundi maging ilang bahagi po ng central Luzon. Si Ulysses, bagamat tropical depression intensity pa lang sa ngayon, habang nasa karagatan pa po ito, ay posible pang lumakas, tropical storm, pinakamalakas na yung typhoon category bago tumama nga ng Bicol region sa mga darating na araw. At itong bagyong si Ulysses, at dahil na rin sa paglakas ng amihan, inaasahan po natin na magdudulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa silangang bahagi ng ating bansa. Hanggat maaari nga, ngayon pa lang ay huwag nang pumalaot yung ilang kababayan natin or iba yung pag-iingat po sa papalaot. Subalit simula po bukas ay posibleng maging mas maalo na yung mga karagatan, lalong-lalo na sa silangang bahagi ng Bicol region at ng Visayas. Kaya't yung mga kababayan po nating mangisda at yung mga may maliit na sakim pandagat, magantabay din po sa update natin at sa magiging lagay ng pag-aalo ng karagatan dahil nga sa paglapit ng bagyong si Ulysses sa ating bansa sa mga darating na araw. Binanggit din natin kanina, bagamat hindi epekto ng bagyong si Ulysses, yung mga pag-ulan po sa Ilagang Luzon, particular na sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at maging dito sa Cagayan Valley ay dala ng tinatawag nating tail end ng cold front. Dahil ilang oras na rin pong nakakaranas ng mga pag-uulan yung ilang mga bahagi na nabanggit nating rehiyon, pinapayuhan po na maging alerto sa mga posibleng pagbahat pag-uho ng lupa, makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at Disaster Risk Reduction Management Officers, at ganun din magantabay sa mga posibleng thunderstorm at heavy rainfall advisories na ipalalabas po ng Northern Zone PAGASA Regional Services Division sa Tuguegarao. So yan po muna ang latest sa bagyong si Ulysses. Ang susunod nating update hinggil sa naturang sama ng panahon ay isasama natin sa ating public weather forecast mamaya alas 4 ng hapon. Samantalang susunod namang severe weather bulletin ay papalabas natin mamayang alas 11 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa kanilang lahat.